Magandang morning po sa ating lahat. For today's video, DIY number 6 po natin, isishare ko po sa inyo kung paano magtanggal ng rotor disc at brake pad ng Montero Sport 2013. So, let's go! Natanggal ko na po ang kanyang gulong. So, kaya po tayo magpapalit ng brake pad dahil sa naikabit ko po na brake pad na mapapanood nyo po sa aking vlog last time. So ito po yung nangyari sa kanya. So nasubukan po natin at na-experience itong brake pad na ito. So makikita po natin dyan may mga kunting kayod, gasgas. Meaning to say, yung ating pong brake pad ay medyo matigas. Okay, so tatanggalin na po natin ang brake pad gamit ang ating screwdriver at ratchet number 14 para sa kanyang bolt. Tanggalin po muna natin ang kanyang clip. Tatlong piraso po ito. So guys, lesson learned for today. Pagdating po sa brake pad, eh gumamit po tayo ng genuine brake pad dahil dito din po nakasalalay ang buhay natin kapag tayo'y pumabiyahe. Marami-rami na rin po ang naaksidente ng dahil dito. Kapag nasa biyahe po tayo, lalo na po pagka tayo'y nasa mga bulubundukin na pababa yung ating kalsada, eh alalayan po natin siya ng engine brake. Dahil pag nakababad po ito, may tendency po na masunog ang ating brake pad at magka-loose ang brake. Sabi nga nila, slowly but surely. Okay, so natanggal na po natin ang kanyang brake pad. Tatanggalin na po natin ang kanyang rotor disc. Gamitan po natin siya ng jack bolt sa likod dahil medyo matigas-tigas po ito ilabas. So ginamit po itong pang jack bolt sa kanyang bolt po sa kanyang caliper. Lagyan din po natin ng support para hindi magasgas ang ating rotor disc. Okay guys, so ito na po yung ating rotor disc. Ito po sa driver side at ito din po yung sa passenger side. So dadalhin po natin ito sa machine shop para ma-resurface po ang ating brake disc. Okay guys, nandito tayo sa machine shop. Bali si Kuya Manong po ang in-charge ngayon. Kuya Arnel. Hello po. Nilagay na ang ating rotor disc sa lathe machine. So ayan guys, ongoing na po ang pag-replace ni Kuya Arnel. Babalikan po natin yan mamaya pag natapos na. See you later. So habang tayong naghihintay sa ating rotor disc, lilinisan po muna natin ang hand brake pad. Okay, nalinisan na po natin. Kunin na po natin yung disc. Okay guys, natapos na po ni Kuya Arnel. So babalik na po natin ang kanyang rotor disc. Susunod ay
Babalik na rin po natin ang brake caliper. So bago po natin mailagay yung bagong brake pad, kailangan po i-press po muna natin itong kanyang cylinder pabalik para paglagay po na pagbalik po natin ng bagong brake pad ay madali po natin mailagay dito mamaya sa kanyang rotor disc pabalik. Okay, so ito po yung tools na pinabrikit natin para po ma-press natin yung cylinder. Meron din pong nabibiling pressing tools sa online store. Okay, so bago po tayo mag-press ng cylinder sa ating caliper, check po muna natin yung kanyang brake fluid. Okay, so ito po yung ating brake fluid ng sasakyan. Buksan natin. So, sa ngayon, ang kanyang level ay nasa 3/4. So habang pinipress po natin yung kanyang cylinder, bumabalik po dito yung brake fluid. Maangat po yan. So hayaan po muna natin siyang naka-open para free po yung brake fluid pabalik. Okay, so press na po natin yung kanyang cylinder. So habang pinipress po natin yan, pabalik ang kanyang cylinder, bumabalik po ang kanyang brake fluid sa kanyang lagayan. Press po natin yan hanggang sa maximum. Okay. Okay guys, lalagay na po natin ang ating bagong brake pad. Kayang-kaya nyo rin po itong i-DIY dahil labor po lang po nito nasa mahigit 1,000 na po. At ang pa-resurface naman po, kada piraso nagre-range po siya ng 1,200 hanggang 2,000. Depende po yan sa kung anong shop nyo dadalhin. Nang sa gayon, kahit papano, makakasave po tayo ng pera. Pambili natin ng ating makakain. Okay, so lalagay na po natin. Araw-araw sipag lang, hayaan mo silang sa'yo'y humahat lang. Huwag ihinto, tuloy-tuloy mo lang. Diretso lang, kahit meron pang humarang. Araw-araw sipag lang. So, okay guys, nailagay na po natin ang kanyang brake caliper with new rear brake pad at ang ating na resurface na rotor disc. So see you on my next videos and goodbye. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po ma-update kayo sa mga susunod nating videos.